So siguro normal na yan, di ba? Dok, normal naman yan ang mga pagyaman. Tama po yan. Normal na ginagawa natin, nag-aaral tayo. Normal na ginagawa natin na nagbabasa tayo. Okay? Na routine ng mga yumayaman. Alright? So pero let's tingnan pa natin ng sa ibang anggulo, sa ibang aspeto ang ginagawa ng mga mayaman. Okay? Kaya kung gusto mong yumaman, tingnan. Alright, Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na magustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid. And if you want to join my team, IMG Rockstar, SMDC Rockstar, for your free financial education and investment opportunity. And Reveal Beauty and Cosmetics. If you want to become one of our business partners, mag-message ka lang, okay? And malapit na tayo, magpunta sa Bulacan kung ano yan, surprise natin, i-announce lang natin, okay? Alright, so pag-usapan natin. By the way, meron tayong series of webinars. So if you want to join one of my webinars po, we're back, no? On Zoom, para sa lahat ng mga nangangailangan ng ganitong content yan. Message ka lang, alright? So pag-usapan natin ngayon ang daily routine ng mga mayaman. Dahil para sa akin, ang pagyaman ay isang routine, okay? Unless baguhin mo ang routine mo everyday, mahirap kayong yumaman, okay? So kung hindi ka naniniwala, manood ka. Kung naniniwala ka, mas lalo ka manood, okay? In other words, huwag kang umalis, okay? Do not leave the group. Okay, pag-usapan natin habang tayo po ay nagko-coffee ng black coffee. Okay, so pag-usapan natin ngayon, kanina di ba pinakita ko sa inyo ang aking one of my routines. One of my routines talaga is learning time. Meron tayong routine ng pagbabasa, pag-aaral, you know. So siguro normal na yan, di ba? Dok, normal naman yan ang mga pagyaman. Tama po yan. Normal na ginagawa natin, nag-aaral tayo. Normal na ginagawa natin na nagbabasa tayo, okay? Na routine ng mga yumayaman, alright? So pero let's tingnan pa natin ng sa ibang anggulo, sa ibang aspeto ang ginagawa ng mga mayaman, okay? Kaya kung gusto mong yumaman, tingnan mo ang iyong routine, okay? So simulan natin. Isa sa mga routine na gusto ko talagang aralin ay si Elon Musk. So tingnan lang natin na, ito na research natin. Ito yung mga routine ni Elon Musk. Una is working 80 hours a week, di ba? Ilang hours a week yun? Ilang hours a day? Paki-compute na lang. He is very obsessed sa kanyang ginagawa. Perfectionist, a reader, risk-taker, and madami pa silang routine na ginagawa. And even Tony Robbins, tinino ko yung routine niya. Maaga siya nagigising, hot shower and all. So, yun. Lahat ng mga mayayaman, may mga routine siya. Okay? So, pero tingnan natin, ano pa yung mga routine sa mga mayayaman? Unang-una po, lahat ng mayaman, bago tayo magpunta talaga sa detalye ng routine, bago ang lahat, gusto ko munang linawin sa atin lahat. Lahat po ng yumaman may iniwan. Alam mo kaya, hindi kayo mayaman, hindi mo pa yan iniiwanan eh. Iwanan mo na yan para yumaman ka. Di ba may mga tao nakadikit sa atin? Pansin mo, hindi tayo mayaman kasi lagi mo siyang kasama. Iwanan mo muna, sabi mo, iwanan mo na kita. Gusto ko munang yumaman, di ba? Pero hindi, let's, pag-usapan natin seryoso. May mga iniwan talaga sila para yumaman sila. Like, balikan natin si Elon Musk. Mayaman na siya noon eh, pero may iniwan siya. Iniwan niya yung PayPal. I think nabenta niya yun, year 2000 to ba yun? Nabenta niya ng other articles, 180 million, iba naman, kumita siya daw ng $100 million. So, kung magkano may kinita ni Elon Musk, mayaman na siya noon. Pero mas yumaman pa siya kasi meron siyang iniwang isa. Dati po siyang company X.com. It's a online banking. Tapos naging PayPal, tapos so ngayon napunta siya sa Tesla. Meron siyang mga iniiwanan, alright? So like si Zuckerberg, 'di ba? Bill Gates, ano iniwanan nila? Yung school nila. Nagpunta sila sa garahe. Mas pinili nilang, sabi ko nga, 'di ba? Mas pinili nilang mapag-isa, manahimik sa garahe nila. May iniwan sila para sila yumaman. Grant Cardone, bakit siya yumaman? Iniwanan niya yung sales na nagbebenta ata siya ng car or something. Iniwanan niya 'yon. Nagpunta siya sa real estate. So, though sales din naman yun, pero iniwanan niya yung area na yon, okay? Mas nagpunta siya sa malaking pagbebenta ng real estate. So, ibig po sabihin, lahat po ng kakilala natin na yumaman ngayon, may iniwanan. Kaya ang unang prinsipyo ng pagyaman, bago ang routine, kailangan may iwanan ka. Hindi ko alam kung ano'y dapat mong iwanan, kapatid. Pero alam mo yan, di ba? Ikaw mismo nakakaalam. Alam mo ang dapat mong iwanan. Bisyo ba yan? O yung negosyo na yan? Karir ba yan? Tao? Hindi ko alam. Basta, mang-iwan ka muna bago kayo mama, okay? So, pangalawa po, na ito na, ang routine nila.
Eto, hindi natin alam pero ito ginagawa ng mga mayaman. Lahat ng mayaman, bago sila sobrang yumaman po, nagkaroon sila ng passion on engagement. Very passionate sila sa engagement sa kanilang client, sa kanilang empleyado, sa kanilang, sa mga tao sa paligid nila. Eto, example ko po ah, Gary Vaynerchuk. Ilang oras, for 3 years po, 3 years, siya yung sumasagot sa lahat ng mga social media platform nila. Imagine that, siya yung owner ng mga negosyo niya, mga ginagawa niya, pero siya yung sumasagot. Sinasagot niya po yung mga email, sinasagot niya yung mga inquiry sa FB niya, siya talaga gumagawa nun. Mark Cuban, according to the research, nag-research tayo kanina, ilang oras siya sumasagot ng email and all? 3 hours, 3.5 hours a day. Si Doc, ilang oras akong sumasagot? Ilang oras ko po sinasagot ang mga tanong nyo? Sa TikTok pa lang, pagising ko, sinasagot ko na kayo. Tanghali, sinasagot ko kayo. Bago gumabi, kinakantahan ko pa kayo. Hindi lang basta sagot na, thank you po, opo, yes po, welcome po, ingat po. Misa, nahiya pa nga ako, maikli sagot eh. Pero talaga sumasagot ako. Kinakantahan ko pa kayo. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again. O diba, bukod sa kanta, ay sa sayo, kinakantahan ko pa kayo. Sa YouTube, tinitinan ko pa. Sa FB, sa personal FB, sinasagot ko po kayo. Kaya ako naniniwala ko, isang araw yayaman ako. So sa atin, ang second challenge natin, gusto bang yumaman? Abay, sumagot ka sa tanong, diba? Isang tanong pa lang, dalawa, tatlo, napipikon ka na. Ayaw mo na sumagot. Eh, anong mangyayari sa atin? Diba? Paano ka yayaman? Wala kang tiyaga sa kliyente mo. Yung isang kliyente, dalawa, tatlo, limang kliyente, di mo mapagtiyagaan, diba? Sinasabi ko nga misa sa mga ano ko, kausap ko sa mga team ko, ganun talaga maraming tanong. Eh misa, di ba, ikaw nga, nasa kumpanya ka na, dyan sa kumpanyang pinapasukan mo. Hanggang ngayon, may tanong ka rin pa rin about your company, di ba? Di mo pa rin siya ma-perfect. Eh yung pa kayang kliyente nyo, na first time lang marinig ang yung ino-offer, yung products nyo, syempre may tanong yan, tapos nainis tayo. So hindi tayo yayaman. Pero itong mga mayayaman na to, bago sila yumaman talaga, nagtyaga silang magsagot. 1 hour, 2 hours a day, sumasagot sila. Ikaw, ilang oras ang inano mo sa FB, ang ginagawa natin? Hindi ko alam, pero kailangan maging matyaga ka. Engagement, kapatid, ang sikreto. Alam nyo ngayon, may ka-message ako kasi may nagpa-quote sa atin from New York, Ma'am Lady. Ay, Ma'am Lady, 2019 niya pa ako follower. Ngayon nga, ay regret kasi nga, 2019 pa lang, gusto niya na magpa-coach. Siguro, di ko lang siya nasikaso. So, tininong, nag-backread ako. Sabi ko, 2019 pa pala si ma'am, gusto niya magpa-coach, di ba? So, nagsisisi ako, di ko agad nasikaso siguro or whatever. So, ganun, napakalaga. So, you see ngayon, si ma'am, client na namin. Si ma'am, naging member na namin ng IMG, di ba? So, something like that. Pagtsagaan po ang inyong mga kliyente. Kasama sa routine mo ang para sa kliyente mo, para sa tao. Okay? And third po na routine ng mga payaman, yan, mga payamang routine. Ito, lahat po sila, lahat ng mga mayayaman na yan, meron silang deep thinking hour. Meron silang oras para mag-isip ng malalim. Meron silang me hour time. So, yung oras lang nila. So, like for example, they want to explore. They are exploring something. Kaya sila nakakapag-launch ng iba't ibang bagay. Kasi may time sila to think. Yung kung 1 hour yan, 2 hours yan, lahat ng mga imposible, niraran nila sa isipan nila, hindi nila inahadlangan yun. They can control the universe sa isipan nila during their deep thinking hour. So, tanong ko po sa iyo ngayon, kapatid. Meron ka bang deep thinking hour talaga sa buhay mo? Kasama ba yan sa routine mo na ikaw mag-isa, nag-iisip ka? Na ikaw mag-isa, pinabayaan mag-flow ang idea? You control the things, you control your business, you control the system, you control your career. Sila, kaya sila ganun, malakas ang loob nila. After nilang mag-isip, na halimbawa si Jack Ma, na-picture niya na, China, ilalagay ko ang China sa e-com, ilalagay ko siya sa mundo ng internet. Eh, yun lang nasa isip niya eh. Na-control niya na sa isipan niya eh. Kasi nagkakaroon siya ng deep thinking hour. So what happened? Alibaba, di ba? Boom! So, ang tanong ko po sa iyo ngayon, kapatid, nagkakaroon ka ba ng deep thinking hour sa buhay mo? O nabubuhay ka lang ng base sa direksyon ng ibang tao? Nabubuhay ka lang base sa flow?
Pag lahat nagising, gigising ka. Pag lahat nag-almusal, mag-almusal ka. Pag lahat nag-umuwi, umuwi ka na din. Pag lahat natulog, tulog ka na din. Anong changes ang ginawa mo sa buhay mo? Anong pagkakaiba mo sa kanila? Wala, di ba? So, paano kaya yaman? Tapos tatanungin natin, paano ako yayaman? Ba't di ako yumayaman? Eh, pare-pareho lang ginagawa mo, di ba? Kagaya lang din ang normal. And sabi ni Jim Rohn, di ba? You have to live the 97% and follow the 3%. Eh, ginagawa mo rin 97% ng tao kung ano ginagawa nila, yung ginagawa mo eh, di ba? So, mula sa araw na to, i-launch mo ang Deep Thinking Hour mo. Hindi ko alam kung anong oras yan, anong oras ang Deep Thinking Hour mo. Na ikaw lang mag-isa, nagpa-plano ka sa isipan mo, okay? Number 4, routine ng mga mayayaman. Ito, gumagawa sila ng something that is very weird. Weird, kapatid, okay? Hindi sila gumagawa ng ordinary, yung routine nila. Sino sa atin, like for example, nabanggit ko si Tony Robbins, di ba? Routine niya, very weird, di ba? Mag-swimming na siya sa pagising niya, warm water. Siguro hindi naman siya weird, ginagawa din ng mga iba yan. Pero something like unique. For example, si Elon Musk, balik tayo sa kanya, di ba? Meron siyang school, di ba? May sarili siyang school. Weird ba yun? Weird, di ba? Doon niya pinag-aaral mga anak niya, di ba? Tesla, punta tayo sa Mars, di ba? Inaaral niya, paano ba umuwi sa Mars? Diba? Think of something weird. Remember si Jack Ma, diba? Nagpatawag siya ng mga tao. Sabi niya, 11 ata yun. Pinatawag niya. O, ito yung idea ko. Itong gagawin ko. Ano sabi nung 10? Umalis. Di kami niniwala sa'yo. May isang natira. Sabi pa nung isang natira sa kanya, Jack Ma, pag hindi nangyari yan, umuwi ka na lang. Alang-alin pa pala isa. Diba? Kasi weird ang sinasabi niya. Remember the Wright brothers? Nung sabi ng Wright brothers, lilipad tayo. Punta tayo sa, ano, sa Saitan Airplane. Nung sabi sa kanila, sa kanilang magkapatid, shut up, di ba? Bakit? Eh, para tayo lilipad, tao tayo. Oh, weird, pero nangyari. So, isama mo sa routine mo, kapatid. Kaya hindi tayo yumayaman, wala tayong ginagawang weird. Gumawa ka ng weird. Nung nagsisimula akong maging speaker, sabi ng mga kaibigan ko, ano ba, weird? Bakit? Ang speaker daw po kasi sabi nila, ito talaga sinabi sa akin, ang speaker ay matangkad, maputi at maganda. Di ba? Ikaw ay hindi maganda, hindi ka matangkad, may team ka pa, hindi ka maganda. Ngayon, adjust sila eh. Ewan ko, baka ano sinasabi nila ngayon sa akin. Pero ito yung inisip, sabi ko, kung weird man to, let it be, di ba? Kung weird man na tumayo ako sa stage, hindi ako maganda. Pero ngayon, maganda na po ako. Salamat, Revilia. Taray. Hindi po belo, ha? Thank you, Revilia. But anyway, sinasabi ko po, hindi, siyempre sarili natin product, di ba? So, sinasabi ko po sa ating lahat, na the weirdest, di ba? Nung nag-vlog ako, na-weirdoan din sila sa akin. Eh, di ka marunong mag-edit, mag-vlog ka, di ba? Wala kang camera. Maging ano ka, vlogger, principal ka, magbasa ka na lang. Diba? Nung nagsulat ako, sabi din nila, ano, paano ka magiging writer? Eh, ang low, ikaw nga lowest sa klase ng ano, technical writing. Ang baba ng grades ko po, technical writing. Pero ginawa ko lahat ng weird. Kung ano mang ginagawa ko ngayon, mga kapatid, nakikita nyo ngayon, looking back at me, tama ba English ko? Kung pag tinignan mo ako 4 years ago, sabi mo, weird ang ginawa mo. Pero salamat, nag-launch ako ng weird things. So, tanong ko sa'yo ngayon, ang next challenge ko, gusto mo bang yumaman, gumawa ka ng weird, yung something not normal, okay? And last po, last routine ng mga mayayaman. Ah, nandiyan pa ba kayo? Last routine po ng mga mayayaman. Meron silang happy moment. Mark Cuban, hinatid ng anak niya. Tawag ito, Elon Musk, hinatid din mga anak niya sa school. Sa kabila ng kabisihan nila, ba? Nakakapaghatid sila ng mga anak sa mga schools. Diba? That's something. That's happiness for them. Nakita ko si Ryan Sheeran, diba? Half time sa baby niya, diba? Sa anak niya. So, ganun ang buhay, kapatid. Kailangan nasa routine mo ang pagsaya. Kaya pagising mo sa umaga, mula 7 a.m. hanggang sa hating gabi, alin ba dito yung happiness ko? Pag walang nakalis sa happiness, magdagdag ka. Ipilit mo, diba? Isiksik mo yung happiness, di ba? Kailangan magawa ko to. Like mamaya, kami nakita ko na after these mga vlogs and meetings, ang dami, may coaching ako ngayon, alas dos. Eh, ito na, naghintay na siya, alas dos na. Tapos, mag-gym ako mamaya. Pero in between, magsha-shopping ako. Kasi 6:30 pa yung ano ko eh, yung gym, tapos meron akong time. So, pag-shopping ko si nanay, mag-grocery kami. Hindi ko siya kasama pero kag-grocery ko siya. Happiness, di ba? Lagyan mo yung routine mo, okay? Ito kung anong kinalaman ng happiness sa ano mo, sa pagyaman. Meron kang dopamine eh. Yung maging nagawa mo, dopamine yan. And it energizes you, di ba? Yan yung nakakapagdagdag sa ina energy, nagiging mas enthusiastic ka.
Okay? Alright? So sa ating pong lahat, ano ang ating ano, mga kapatid, routine ng mga pagyaman. Okay? Baguhin ang routine para ka yumaman. Okay? Maraming salamat and please share this video sa lahat may bigyan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Jillibers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go. Yan, so become one of our stockies and city distributors. Reveal, ito yung ginagamit ni Rockstar, oh, di ba? Kaya makinis po ako. Hindi naman, pero ano po siya, 1 week ko na yung ginagamit talaga, soft skin. At ito yung one of our kit, rejuve kit. Yan, so sa mga resellers, mag-message ka na. Ngayon na, let's go, let's go, let's go. Thank you po.